So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Ligia and welcome back to my channel. So sa video na to guys, ay pag-aaralan naman natin ang patungkol sa torsional stress. Under pa rin ito ng subject na strength of materials. Mostly pertaining ito sa shaftings. Pero bago lahat, define muna natin ano ba ang meaning ng shaftings. So shaftings or shaft is under ng subject or ng degree ng mechanical engineering. So shaft is a rotating machine element, usually circular in cross section, which is used to transmit power from one part to another or from a machine which produces power to a machine which absorbs power. So sa madaling salita, ang shafting ay isang solid siya or hollow na tubo na kung saan ginagamit ito bilang transmission ng power from one machine to another. So makikita niyo mamaya sa mga problem na ating sasolve kung paano nga ba nagagamit itong shafting ito. At bago tayo dumakos pag-solve ng mga following problems regarding torsion or torsional stress, ipapakita ko muna sa inyo yung mga formulas na ginagamit at meron tayong ipapakilalang approximation formulas na hindi mo na kailangan na mag-derive ng pagkahaba-haba upang ma-obtain yung formula na yun. So meron nang binigay na formula upang madaling masolve yung mga hinihingi sa bawat problem. So first, tingnan natin yung overview ng torsion. So kung makikita nyo sa picture na nandyan sa inyong screen, meron kayong bar na nandyan. Consider the bar to be rigidly attached at one end and twisted at the other end by a torque or twisting moment T equivalent to F times D, which is applied perpendicular to the axis of the bar as shown in the figure. Such a bar is said to be in torsion. So either a bar or solid shafting. So it nakikita nyo dyan, yung shafting na yan is nagkaroon ng twisting moment, which is meron kang dalawang force, yung F na couple sila. So alam naman natin yun yung couple, diba? Two parallel forces. Kaya under ito ng shear stress kasi tumutukoy ito sa parallel forces na nag-act doon sa system. At syempre kukunin mo yung stress nun, kaya automatic shear stress siya. So you have forces F na opposite sila with each other and have a certain distance D from end to end. And also kapag tinignan mo yung side view nung shafting na yun, meron kang twisting angle na makikita. So mula dun sa pinagmulan niya na part or axis, i-twist mo ngayon yung shafting na yun, tapos magkakaroon ngayon ng angle of twist na tinatawag, wherein may mag-generate din doon na torque. And also damay doon yung kanyang radius, yung radius ng shafting na yun. So mamaya makikita nyo yung relationship ng mga variables na yun sa shafting. Papakita ko sa inyo yung mga formula. Meron pa dyan na pinakilala na formulas na magagamit natin for the topic of torsion. So here are our formulas. So dun sa shafting na pinakita ko sa inyo kanina, makikita nyo na may na-generate na torque, di ba? And also, i-consider natin din doon yung length ng shafting na yun. Kaya mamaya makikita nyo ano ba yung kaugnayan ng length sa radius and also angle of twist and torque sa power na nage-generate and also sa stress na nage-generate doon sa pagkaka-twist ng iyong shafting. So, meron pa tayong mga ibang formulas na ipapakilala upang mas maunawaan ninyo yung sinasabing torsional shear stress. And also, yung mga iba pang mga kinukuhang mga values para makuha mo totally yung mga hinahanap sa torsional shear stress. So, meron tayong dalawang shafting na kinoconsider. Number one is solid shaft and number two is hollow shaft. So, for a solid or hollow circular shaft, subject to a twisting moment T. So, may twisting moment T ka, ayun yung tinutukoy dyan. The torsional shearing stress, tau pa rin yun, at a distance
fee or rho from the center of the shaft is tau is equals to T. Yung T na yon is torque. Okay, yung malaking T. Times rho over J. And also, tau max. So, shear stress maximum is equals to torque times radius over J. So, yung J doon is polar moment of inertia. Tapos, yung R is outer radius. So, huwag kakalimutan guys, ayun yung designation ng mga variables na yun. So, since meron tayong dalawang klase ng shafting, yung solid tsaka yung hollow, unahin natin yung solid. Nakita nyo sa figure na nandiyan sa yung screen, yung una is solid cylindrical shaft. So pag sinabi ni solid, sabihin walang butas sa gitna. Nakita nyo isang diameter lang yung given, which is the outer diameter. So, ang J dyan na formula or polar moment of inertia is defined by pi over 32 times D raised to 4. So, yung D is outer diameter. So, since isa lang naman diameter na binigay dyan sa solid cylindrical shaft, yun na yung gagamitin mong diameter na i-raise mo sa 4. So, yun yun. So, yung shear stress maximum, defined siya sa formula na tau max is equals to 16T over pi D cube. So, yan is na-direct ng equation yan. So, no need ng paguluhin yung isip natin sa pag-solve ng pagkahaba-haba upang ma-obtain may formula. So, given na yan, yan na yung gagamitin natin yung formula para sa pag-solve ng maximum shear stress. So, 16T over pi D cube. So, doon naman tayo sa hollow cylindrical shaft. So, sa hollow cylindrical shaft, as nakikita nyo, meron tayong J din dyan. So, yung J na yun is, again, polar moment of inertia. Given siya by the formula J is equals to pi over 32 times the quantity of D na malaki or outer diameter raised to 4 minus inner diameter raised to 4. So, close parenthesis. So, pagdating naman sa shear stress maximum, o torsional shear stress maximum, is equal naman siya sa 16TD over pi times the quantity of outer diameter raised to 4 minus inner diameter raised to 4. So, again, derived na din yung formula na yan. Makita nyo, syempre, pag hollow, may butas sa gitna. May inner, may outer. So, yun lang yun. Sasabihin din naman sa problem, guys, kung hollow or solid yung iyong shaft. Kaya, hindi kayo mahihirapan. So, meron pa tayong pinakilala kanina na variable na kabahagi ng torsion, which is angle of twist. So, itong angle of twist na to, guys, is kinakailangan itong i-obtain palagi kapag nagkukuha tayo sa ng mga values sa torsional shear stress. Dahil dito, pwede mong makuha rin yung values ng torque or ng length na wala dun sa problem. So, the angle of twist, sabi dito, the angle theta, so theta yung designation niya, guys, through which the bar length L, so yung length na yun is denoted by letter L na malaki, will twist is theta is equals to TL over JG. Tandaan yung formula na yan. Theta is equals to TL over JG. At ang unit niya is dapat naka-radians. So, where T is the torque in Newton millimeters, L is the length of shaft in millimeters, G is shear modulus in MPa or tinatawag nating modulus of rigidity. Kadalasan binibigay yan sa problem, guys. Pero kung minsan naman, hahanapin mo pa. Or kung meron ka naman libro o catalog or machine design ni Fierce na binigay ng iyong professor kapag kayo nag-exam, so makakuha mo yun doon. May certain page yun na doon mo makakuha yung shear modulus or modulus of rigidity ng certain material. So J is the polar moment of inertia, again naka millimeter raised to 4 yan. Yung D na malaki at D na maliit, ano naman natin, outer and inner diameter yan, na naka-millimeter sila. Tapos yung R, radius, na naka-millimeter. So, meron pa tayong isang formula before we go on through our problem solving. So, meron pa tayong isang formula na ipapakilala, which is the power transmitted by the shaft.
So itong power transmitted by the shaft, alam naman natin kung bakit kailangan ng power transmitted by the shaft. It's because yung shafting natin is a power transmitter. So a shaft rotating with a constant angular velocity, yung W na may kurba, in radians per second, is being acted by a twisting moment T. So yung torque yun. The power transmitted by the shaft is denoted by the formula P is equals to torque times yung W, yung maliit, equals to 2 pi times T or torque times F. So yung T, torque, yung naka Newton meter daw siya, dyan sa formula na yan, dapat. Yung F is the number of revolutions per second, and P is the power in watts. So ayang formula na yan, guys, is kaiba doon sa formula na ipapakilala ko sa inyo. Itong formula na isa na ibibigay ko sa inyo sa power transmitted by the shaft is derived na siya to the point na either SI or English unit pwede nyo magamit itong dalawang formula na to. Kung sabihin sa problem na SI, yung SI gagamitin mo. Kung sinabi sa problem English, so English unit yung gagamitin mo formula. Ito is na-derive na at hindi mo na kailangang mag-sagot pa or mag-solve ng pagkahaba-haba upang makuha mo yung sinasabi niya sa formula na yan. So, itong formula na to is na-derive na siya. So, unahin natin yung torque. Yung torque is na naman natin force times radius. Yun agad yung pinaka-general formula nun. So, pag sinabi sa problem na naka-diameter, i-divide nyo lang sa 2 para makuha yung radius. Yung force nyo yun. Alam nyo naman na yung unit ng torque, di ba? So, for power transmitted, ito na yun, guys. Pag SI, ito gagamitin nyo. Mas madali na to. Ito yung ginagamit din sa board exam. So, P is equals to T, or torque, times N, over 9.549 times 10 raised to 6. Yan yun, ha? Yung P, power, na naka-kilowatt. Yung T, yung torque, na naka-Newton millimeter. Dapat, yung unit yan. Yung N, yung speed mo na naka-RPM. Ngayon, pag binigay sa problem, revolutions per second, convert mo into revolutions per minute. Pag nakita nyo naman sa problem na naka-hertz, yung hertz is equals to revolutions per second. So, since naka-revolutions per second yun, i-convert nyo na lang into revolutions per minute. So, ganun lang kasimple yun. So, yung isa naman formula, isa English unit naman, ng power transmitted by the shaft, which is given by P is equals to T times N over 63025. So, P is power in horsepower. So, T is torque na naka-pound force each. At yung N is speed also in RPM. So, ayun yung mga formulas, guys, na involved sa torsional stress ng shafting. Ngayon, mag-solve tayo ng following problems upang mas maunawaan ninyo yung patungkol sa topic na ito. At kasi lang ito included sa board exams, lalo na sa design, also strength of materials. So let's go. Let's solve for the following problems in torsional stress. So for problem number 1, we have a steel shaft of 3 feet length has a diameter of 4 inches and is subjected to a torque of 15 kip feet. Determine the maximum shearing stress and the angle of twist. So dito, hinihingi guys yung maximum shearing stress or tau maximum and also yung theta. May binigay dyan yung modulus of rigidity ng steel na 12 times 10 raised to 6 psi. So itong value to is wag na wag laging kakalimutan kasi included siya sa board exams. So let's go, let's solve. Solution. We all know na isang diameter lang binigay. So kahit hindi sabihin sa problem na solid shaft siya, solid yun, yung steel shaft na nandito. Kasi isang diameter lang. Pag dalawang diameter ang given, mati, hollow shaft na yun. So ano ba pag solid shafting? Shear stress maximum is 16T over pi d cube. Tapos ang theta, formula ng theta is TL over JG. Where yung polar moment of inertia mo is pi over
32 d raised to 4. So, ayan yung mga formula na ating gagamitin. So, let's solve. So, shear stress maximum 16. Yung T mo, 15. Diba? Keep fit. Convert mo siya. So, 1,000 pounds per 1 keep. Yan yun. Conversion na yun. Tapos, yung fit, convert mo. So, 12 inch per fit. Yan yung conversion niya. O per foot. Times over pi, ano yung D? 4 inch cube. So, tingnan na mga magka-cancel out na units. Keep. Diba? Keep. Tapos, meron kang inch dito, inch cube to, bawasan isa. Diba? Kaya matira dyan is PSI. So, therefore, tau max is dapat naka PSI. So, let's solve. Lalabas daw dyan is 14,323.94 PSI. Or, gawin natin KSI, we have 14,323.94. So, naka-PSI siya. So, dapat gawin natin KSI. Divide 1,000. So, home mo dyan is 14.324 KSI. Time limit. So that is our answer for maximum shear stress. So kunin naman natin yung angle of twist. So ito yon. Angle of twist is TL over JG. Torque mo is again 15 keep feet. So gahay mo na lang to. Kaya 15 keep feet. Yan. Tapos times length. Yung length na binigay 3 feet. Convert mo again. No conversion yan, diba? Over J, pi over 32, D to the fourth, 4, yan, times G, 12 times 10 raised to 6, tingnan naman magka-cancel out na units, dapat maging radians yan, o unitless yan, keep, keep, so ano pa, may inch squared ka, inch number to, may ito ka dito. May inch squared sa baba, may inch squared ka rin, cancel. So, feet, feet, feet. So, wala lang natirang units. So, theta, let's solve for theta. Yan. So, ang theta natin is radians.
inyo ang ating kasagutan. So pag kinonvert siya into degrees, madali lang. Kasi conversion is 2 pi radius equals to 360 degrees. So since lagi naman dapat naka-radiance yan, so yan ang ating sagot for angle of twist. Ngayon na ito yung sagot natin ng maximum shear stress. So let's go for problem number 2. Problem number 2, we have what is the minimum diameter of a solid steel shaft that will not twist more than 3 degrees in a 6 meter length when subjected to a torque of 12 kilonewton meter? What maximum shear stress is developed? Use G, 83 gigapascals or 83 times 10 raised to 3 megapascals. So modulus of rigidity to ng iyong steel sa SI unit. So, solution hinihingi sa'yo is maximum shear stress. Tapos, meron pang hinihingi sa'yo minimum diameter. Unahin natin guys, minimum diameter. Saan natin siya kukunin? Pagbasehan natin ang angle of twist. So, since angle of twist is TL over JG, makukuha mo yung diameter dito sa formula nitong J. So, ilapat natin. Given naman yung angle of twist na 3 degrees, so i-convert mo sa radians. 3 degrees, diba 2 pi radius equals to 360? So, ibig sabihin nun, sa pi, meron kang 180. Tama? Yan yun. And then, torque mo, 12 kilonewton meter. Convert natin. Yan. Meter, gawin millimeter. Tapos, meron kang length. Length mo 6 meters. So, times 6 meters. 1 meter 1,000 millimeter. Yun na. All over. J mo is again solid siya. So pi over 32 D raised to 4. Yung D mo is ano? Yun yung hinahanap. Yan. Yan naka raised to 4 yan. Tapos, ilapat mo nun dyan yung modulus of rigidity mo na 83 gigapascal or 83 times 10 raised to 3 newton per millimeter squared kasi megapascals. Ngayon, mag-cancel out ka na ng mga units. Tignan natin. Newton, newton, ano pa? Meters, meters. O, mm dalawa. So, meron ka ditong mm. Tapos, meron ka pa diba dapat dito na mm raised to 4. Kaya, ang matira dyan is, ano, yung mm dito, guys, na ito, yung mm raised to 4, babawasan niya dito yung tatlo na mm sa taas, mm cube. Kaya makukuha mo dito is dapat naka mm ka lang dito sa diameter mo. So, for D, since wala naman ship solve yung cycle ko guys, ayon sa aking notes, ang nakuha ng diameter is 113.98 mm. So, yan ang value ng yung D. So, since meron ka ng D, kukuha mo na ngayon guys yung maximum shear stress. So maximum shear stress develop ng solid shafting is given by the formula 16T over pi D cube. Lapat mo lang 16, yung T mo 12 kilonewton meters, diba?
So 12 kilonewton meters. Gawin mong newton millimeter ngayon. Magiging 1000 newton per 1 kilonewton. Tapos yung meters, gawin mong 1000 millimeters. Okay? Pi. Di na nakuha. 113.98 cube mm cube. And lalabas mo dyan. Ayan, naangat. Mababawasan ng isa itong mm cube mo. Magiging newton millimeter squared or megapascals. So, shear stress maximum. Let's solve. Lalabas dyan is 41.273 megapascals. So, nakuha na natin yung mga kasagutan. Minimum diameter and also shearing stress. So, napaka dali lang, di ba? Pagdating sa board exam, guys, syempre, on calculator naman yun. So, dapat mabilis kayo mag-input sa cycle and also, alam nyo dapat yung mga unit analysis. So, practice din kayo dyan sa bahay ninyo upang matutunan nyo na maayos itong topic na ito. So, let's go for problem number 3. So, problem number 3, we have a steel marine propeller shaft, 4 inches of diameter and 18 feet long is used to transmit 5,000 horsepower at 189 RPM. If G or modulus of rigidity is 12 times 10 raised to 6 PSI, determine the maximum shearing stress. So, solution, kung ang hinihingi dyan, guys, or ang hinihingi dyan is maximum shearing stress. So, una natin gagawin, kukunin natin yung torque. So, kanina, may pinakita ko sa inyong formula ng power transmitted by the shaft. So, derived formula na siya. Gamitin natin ngayon, guys, itong sa English unit na P is equals to T times N over 63025. Naka-English units yan lahat, guys, ha? Power naka-HP. Torque dapat naka-pound force inch. And yung ating N is dapat naka RPM. So, let's solve. Kaya, ang gagawin dyan is 500 horsepower. So, naka-HP na yun. Lapat mo na lang. So, T ang wala. Tapos, ang N is 189. Divide mo na agad sa 63025. Mukha mo dyan yung T. So, shift solve na lang, guys. Or pwedeng manual yan ng paglilipat. 025. Makita ko sa inyo. Manual na paglilipat ng variables. So, nakuha natin dyan is 166. Unit pound force inch. So, since nakuha na natin yung torque, guys, nakuha na natin ngayon yung maximum shearing stress. So, maximum shearing stress is equal to the formula 16T over pi d cube, kasi solid pa rin siya. So, 16 times
yung torque natin 166,732.8042 pound force each over pi. Yung D natin guys is 14 inches. 14 cube inches cube. Cancel out, isang inch, kaya PSI yan. So, shear stress maximum, solve natin. Lalabas dyan is 309.462 pound force per square inch or PSI. So that's our solution for this problem. So napakadali lang, di ba, pag ginamit mo yung derived formula ng yung power transmission. It's all for problem number 4. So problem number 4, we have determined the maximum torque that can be applied to a hollow circular steel shaft of 100 mm outside diameter and an 80 mm inside diameter without exceeding a shearing stress of 60 MPa or a twist of 0.5 degrees per meter. Use G or modulus of rigidity 83 GPa steel. Length na binigay is 1,000 mm. So, solution, hiningi sa'yo is maximum torque. So, ibig sabihin, dalawang torque ang kukunin mo at hahanapin mo dun o aalamin mo dun yung applicable para dun sa circular steel shaft mo or sa hollow circular steel shaft. So, una natin yung pagbasehan, guys, is base dun sa allowable shearing stress or sa tau max. So, based on tau max, tahin natin to 16 TD, di ba may formula tayo 16 TD over pi D to the fourth minus D to the fourth sa ano yan, sa hollow. Kunin muna natin yung T na galing sa formula na to. So substitute 60 MPa. So di na tayo maglalagay muna ng mga units sa bahay nyo, magsolve na lang kayo dyan kung makita nyo yung tamang unit analysis. So 16 T D is ano, 100 outside, di ba? So pi times 100 is 2^4 minus 80 raised to 4. So makuha mo dyan pag mag-shift solve ka is 6,995,486.14 Newton millimeter, or gawin mong Newton meter na 6,955.5 Newton meter. So meron ka ng isang T na nakuha, or torsion, or torque pala, torque. Nakuha mo na isang torque. Sunod mo ang pagbasehan is based on allowable angle of twist. So, theta is TL over JG. Nakuha mo yung isang T. Ngayon, substitute. 0.5 degrees. Binigay, diba? So, pi over 180. T, ayan, 100 or 1,000 pala yung length over J, pi over 32, 100 raised to 4 minus 80 raised to 4 times G na 83,000 megapascals. Tapos makuha mo dyan guys yung T. Ano, ship solve kayo, dapat ang lalabas natin dyan sa inyo is 4,198,000
4,282.97 Newton millimeter or 4,198.28 Newton meter. Ito yung isang T. Ngayon, ang gagawin mo is sabi, maximum torque na kakayanin daw ng hollow circular steel shaft mo. So, sa decision making in terms of strength of materials, pag sinabing torque, diba, pagbabasayan mo dun yung bilis ng pag-ikot ng iyong shafting. So, kukunin mo dyan is the smaller one. Yun yung allowable upang hindi masira ang iyong yung system or yung shafting mo. Kaya, therefore, use smaller T, which is 4,198,282.97 Newton millimeter or 4,198.28 Newton meter. So, ito ang iyong kasagutan para sa problem number 4. Okay, we go to the last problem for this topic. So, last problem, we have a solid steel shaft in a rolling mill transmits 20 kilowatts of power at 2 hertz. Determine the smallest safest diameter of the shaft if the shear stress is not to exceed 40 megapascals and the annual twist is limited to 6 degrees in a length of 3 meters. Use G or modulus of rigidity of 83 gigapascals for steel. So, solution, ang iniingil sa'yo is yung safest diameter or smallest safest diameter ng shafting na pwede mong i-design. So, let's go. Saan natin pwede makuha yung diameter? Pwede natin makuha iyon sa formula ng angle of twist. And also, sa formula ng maximum shear stress. Yung dalawa na yan. Mag-compare natin yung dalawa, then pipili tayo ng smallest safest diameter. So, unahin natin yung angle of twist. Solid steel shaft. So, theta is TL over JG, wherein J is pi over 32 D raised to 4 for solid shafting is. So, una natin kunin yung T or yung torque sa power transmitted natin formula. So, power transmitted is equals to T times N over 9.549 times 10 raised to 6 ayon sa ating derived formulas for or formula for power transmission. So, P is 20 kilowatts binigay. Frequency is 2 hertz. N is equals na yun sa 2 revolutions per second since naka-hertz siya. Convert 60 seconds 1 minute. Lalabas dapat RPM. So, ang end mo is 120 RPM. So, since nakuha mo niya RPM, ilapat mo na siya sa formula na to upang makuha yung T. So, mali-drive natin yung formula ng T dito na T is equals to P times 9.549 times 10 raised to 6 over N. Kaya, para makuha ang T, 20 kilowatts 9.549 times 10 raised to 6 over 120. So, solve natin, makuha natin yung T, dapat naka-Newton millimeters.
1,591,500 Newton millimeters. So itong torque na to magamit natin sa theta. So theta is TL over JG. So dito din natin papahabain ang gusto. Dito na ilalagay yung mga units. So kayo nang bahala sa unit analysis. So 6 degrees times pi over 180 degrees equals 2. Ilapat mo na yung T. 1,591,500 times 3 times 1,000 over pi over 32 d raised to 4 d ang nahanap, so yung d nandun, walang value yun dyan, hanapin ka lang natin, times 83 times 10 raised to 3 megapascal. So makuha natin dyan yung d kasi if for truth mo to, ibalikat mo to dito, ito ibababa mo, tapos if for truth mo lahat ng value nandito. So tingnan natin, so for truth $1,091,500 over pi over 32. Six pi over 180 83 times 10 raised to 3. So naka 4 truth sila, di ba? Yung lalabas dyan is 48.63 millimeters ang iyong diameter. Doon pa lang pag pinagbasehan mo pa lang yung angle of twist. E paano naman kung sa maximum shear stress? So in terms of T-max, tau max. So ito in terms of ano to? In terms of theta. Ito, yung value na to ng D. So formula for tau max is 16T over pi D cube. So meron ko ng value ng T, di ba? Ito na yun, nakuha mo. Dapat mo din siya dito. So 40 megapascals. Kaya nabala si unit analysis ulit. 16 times yung T na nakuha. 1,591,500 over pi D cube. So gagawin mo, cube root mo naman to, mga value na to kasama to. Okay, sub for D, cube root 16,591,500 Makuha mo dyan, 58.74 millimeters. So ito naman in terms of shear stress maximum. Yan. Therefore, ano magiging decision dyan sa kasagutan? Therefore, since ang hinihingi is the smallest safer diameter, safest diameter, pipiliin natin dapat yung mas malaki. Kasi, iniingatan natin na masira yung material natin o shafting natin. So, pipili tayo ng mas malaking diameter na nakuha. So, therefore, D is 58.74 millimeter. Smallest, safest, tandaan na, safest, yung di masisira. Magiging safe ang iyong system diameter. So, this is the answer.
So, napakadali yung topic ng torsional stress involved sa shafting. So, nawa, may natutunan kayo sa ating mga sinolve at pinag-aralan sa video na to. Kung kayo may mga katanungan, don't forget to comment down below. And also, huwag din kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang kayo ay updated sa mga bagong tutorials na aking i-upload, especially sa subject matter ng strength of materials. So again, this is Engineer Jom Digia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.